pwedeng mas makontrol agad ng Onyx PH yung early game ng Work Ulcer Force, since nakita natin sa stats, average game time ng Work Ulcer Force is 14 minutes. So isa sila sa mga teams na talagang sobrang aggressive, gusto nilang tapusin kaagad yung laro. Oo, and then, this only states na ano, Work Ulcer Force, as long as they get the early lead, they know how to close the game. Yung pwede natin siyang ihan tulad sa ganon. Pero speaking of Work Ulcer Force, of course, once again, gusto lang namin batiin si Chu na nagdidibang ng kanyang birthday. Happy 18th birthday. Pero may catch. Bakit ko minention yung TDC? Alam mo kung ano? Bakit? Last time nanalo ang Onyx PH, it was Jay's birthday. Naku. So tingin mo ba lucky charm ba ang pagiging, I mean, pagkakaroon ng birthday during your specific match? Pwede. Pwede nating sabihin ng ganun yun. Pati alam naman natin, pag birthday mo, syempre may swerte factor dun eh. Kumbaga may dagdag kumbaga sa points, mayroong dagdag ligtas points dun para sa Work Ulcer Force. Kumbaga charisma mo, charisma. No? Oo, yan ang aabangan natin, mga kaibigan, kung yung pag-birthday ba ngayon ni Chue, talagang magiging happy ang kanyang birthday kung makukuha nila ang pagkapanalo dito against Onyx PH. Now, going back into the game, TDZ, Work Ulcer Force now prioritizing the Rafaela, giving Alice and Paquito to the side of Onyx PH. Kung iisipin mo, no, parang ang yung binigay nila, these were meta heroes. Totoo. Paquito, Alice, and willing ibigay yung Work Ulcer Force just by having the Rafaela. Tingin ko lang kasi, Kuya Rob, nakapansin ko dito, especially sa mga ranked games natin, no, Rafaela, pinapriority siya eh. As early as siya kasi yung isang hero na kaya mag-debuff using his first skill. Kapag mayroong agad siyang first item na Necklace of Durance, kaya niya agad counterin yung mga heroes na tulad nito ni Alice and also ni Paquito, na mahilig silang mag-isak ng HP and also with the shield. So I think Work Ulcer Force with the first priority Rafaela is really good for especially for this high impact, high caliber team na gusto laging mag-aggressive playstyle. Totoo yan. Pero picking the Rafaela on your first pick as well is also telling that opponent kung ano yung playstyle nyo. Oo. So they already know that you would want to have the early game. You alam nila na magiging aggressive talaga kayo with the Rafaela together with the Granger. So alam na yan ang Onyx PH, and they were actually confident to be able to pick the Paquito and the Alice, given na kasi itong dalawang hero na to, specifically yung Paquito, alam mo na ang hirap niya eh. Parang there are only countless of heroes, siguro piling-pili yung kaya sumabay sa Paquito sa early game. Kahit anong ilagay mo sa kanya, plagyan mo siya ng Cho, even with Alice, even a Uranus. 1v1 with a Paquito on the side lane, hirap na hirap talaga. Yung job niya, specifically yung gagamit pa mga pro players natin dito, and I'm not sure who will be using it. Probably Dilar, probably Iacno. Regardless, kahit sino ang gumamit niyan, mahihirapan ka talagang sumabay sa side lane. Pero ang magiging malaking tulong naman ito for Work Ulcer Force is yung early rotation nila. So, yung side lane ng Onyx PH, they are strong, but they also have to be mindful sa magiging rotation dito, specifically the early to mid game ngayon ng Work Ulcer Force. Yes, and I agree. Kasi nakita mo natin dito yung reply ng Onyx PH with the side lanes, of course, ng Work Ulcer Force picking up Uranus at pumili agad sila ng Lunox. Kasi ang gusto kasi dito ni Onyx PH, i-burst out ka agad yung Uranus, i-shutdown yung agad yung Uranus. Kasi nakita natin previously, Trimar TZ, gamit ni kanyang Uranus talagang hindi matibag. At tingin ko yun yung naging pros ng Work Ulcer Force against that fight, at talagang nabasa na agad ng Onyx PH to. Hindi na ulit mauulit yan. Pipili kami ng Lunox, at napakaganda rin taga ng side lanes dito ng Onyx PH. Static lanes, Jay and also Alice with the Paquito, talagang tingin ko magandang counter yun for Work Ulcer Force playstyle. Totoo yan. I mean, itong Lunox na to, ito talaga yung nagbo-burst sa mga sustainability heroes eh. Once naka-dark siya, regardless, lalo na pag nag-level 4 ka, alam mo kagad eh, hindi kakayanin ng Uranus yon. And you wouldn't want din naman kasi na ma-sustain talaga kayo ng Uranus. And this is actually a perfect counter for it. Not only the perfect counter, pwede ka rin sumabay. Pag nag-level 4 ka, sabi nga natin, Work Ulcer Force, sila yung magiging aggressive dito. But when you have the Lunox, you can somehow negate, diba? And given meron din silang decent na wave clear dito on the side of Onyx PH. Indeed. So ngayon medyo ni-neutralize nila dito yung early aggression ng Work Ulcer Force. The question is, ano yung magiging dalawang pick dito ng Work Ulcer Force? Are they aiming na kumuha pa ba dito? What are still open dito? I think the Claude. The Claude is still open. Do you think a Beatrix would actually fit the Work Ulcer Force? Personally, ako hindi, kasi parang bitin na. Yes, there is damage, pero masyado na silang magiging malambot dito. So, what is the pick na kukunin dito ng Work Ulcer Force? Or,
Are they actually willing to go for like a full sustainability lineup na talagang sasabayan lang nila into early to mid game dito ang Onyx PH? Kasi medyo masakit kung titignan mo dito ang Onyx PH, and you wouldn't want to go into a late game with an Alice. Ito yan, kasi kapag umabot ng late game ang Alice, talaga mahirap siyang patayin, at meron siyang early access sa backline sa Work Oscar Force. Okay na yung frontline kasi nandun si Uranus when it comes to teamfight, pero exposed dito yung backline seat, especially with Granger. Hindi siya ganun kahunat, isa siya sa mga glass cannon heroes na kapag nalapitan, eh mas madali siyang mamatay. So I think Work Oscar Force, Beatrix can also work, pero since more on high impact kasi Beatrix, mas kailangan mo muna mag-sustain muna sa ritmo, makakuha ng gold para maging effective eh. Pero that will work, depende siguro kung kayang sabihan or mag-give space ang Work Oscar Force for that Beatrix pick. But look at the bans here, Kuya Rob, we have a Roger and also a Diki ban, so ayaw nilang, since wala pa silang marksman for Onyx PH, no, posibleng pwede pa rin mag-Diki pick dito, or rather Diki tank dito ang Onyx PH to counter the farm of their jungle hero, since ano natin kung gaano kakulit talaga yung Diki strat. And I think they were locking the Natalia right now dito at EDZ, and this is gonna be their post 5. Most likely Jay will be the one to use this one. So technically, ang magiging addition nito with the team, well, for the chemistry nito, eh masasabayan. Masasabayan nila dito. Probably this Natalia will be the one to get a pick off dito sa Rafaela na to. So, whoever gonna be using the Rafaela dito, probably RTZ or even Unravel on the side of Fort Oster, for he has to be mindful dito sa Natalia na to. Pero kasi, ang iisipin mo dito, Onyx PH, or rather Fort Oster Force, they also have a counter somehow with the Natalia, with the skill dito ng Rafaela that could be able to detect ang Natalia. Pero willing ang Onyx PH na gawin yon, given na kaya nilang unahan dito ang side ng Work Oscar Force, and they're gonna be picking here Akadita. Wow. Okay, so tingin ko dito, well, Kuya Rob, tama yun eh, yung sa pagiging counter ng Rafaela sa Natalia. So magiging sneaky talaga ang plano, ang play style siguro dito ng Onyx PH is, okay, meron tayong enough damage sa front lines, meron din tayong isa pang way para makapag-sneak in sa likod. So, a possible sandwich play here para sa Onyx PH. Pero sabi, nakakagulat talaga yung Akadita dito ng Work Oscar Force, kasi meron silang pang team fight when it comes to that. So, ang lakas ng pick-off nila with the Grangers, siguro ito yung magiging jungle nila eh. Tapos, meron silang team fight with the, again, stun as well, para makontrol agad si Paquito and also the Yi Sun Shin pick from Onyx PH. So, really flexible draft for Work Oscar Force. Flexible indeed. And we're actually looking at two Rafaelas right now, TDZ. Oh. But kidding aside, kung iisipin mo, no, Akadita, on paper, that's gonna be hard. It's really gonna be hard na ano, kumuha ng pick-off. Kasi given that the hero dito ng Onyx PH, look at that, Alice with the flowing blood. That dash is coming from the Paquito. The brilliance coming from the Lunox. And Natalia, of course, it's not gonna be easy for you to land yung ultimate dito ni Akadita, given probably baka meron siyang petrify, pero we have to see. Pero it's gonna be a hard, I mean, that is very tricky yung part para sa akin nung Akadita pick na yon, pero it actually might work. Totoo yan. Pati isa lang kasi yung pang-setter ng ano dito ng Work Oscar Force, yung Jeet Kune Do lang ni Cho, yung pwedeng pang-starter para makakuha agad ng magandang opportunity dito with the ultimate. And ladies and gentlemen, let's go into the Land of Dawn. This is Game 1, second series ng aking Week 3 MPL PH Season 7. And also, MPL Philippines Season 7 is under the supervision and regulation of the Games and Amusement Board. Kuya Rob, nakita natin dito ang playstyle ng Work. Talagang 1-3-1 na magiging setup against Onyx PH. Yes, and going back dun sa Akadita, no? So I really was hoping na petrify yung magiging skill dito ni RTC, and kailangan talaga niya. Kasi gaya ng sabi ko, it's gonna be hard to pull off the combinations of skills dito ng isang Akadita kung wala kang certain lock-on. Pero look at that, Unravel. Talagang alam niya eh. Alam niya na pwedeng mag-pass orange buff dito ang side ng Onyx PH, and tinitignan na nila kaagad to. Look at the positioning dito sa map, mga kaibigan, ng ating mga tank and support for the Work. Talagang alam nila kung saan nila guguluhin dito ang side ng Onyx PH, pero that's alam din ng Onyx PH kung paano. Nakita nila na nandun sa side na yon, lipat tayo kaagad sa kabila. Naku, habang lumipat dito naman sa bottom lane, Kosei, dalawa ang kalaban, Iyakno and Jay. Pwede nakita natin, no, si Jay kontrolado ng kontrolado talaga kaagad
dito ni Unravel with the Avarice, ginagamit niya ang kanyang first skill para ma-check agad yung Light of Retribution para ma-delay yung level 4 agad dito ni Jake, since nakita natin yung Natalia once na nag-level 4 siya, mas malaki yung kill potential dito ng Onyx PH. Pero dito sa top lane, Dilar and Trimartizi, nakita natin yung laro dito ni Trimartizi with this show as well. So parang kamao, laban sa kamao dito sa top lane ng Onyx at work. Oo, and it's gonna be very tricky, no? May mahirap din talaga sumabay dito eh. Ang isang show here on versus Paquito, no? Kumbaga job lang gagawin nito, pero yeah, this is Trimartizi, he could be able to pull this one off. Pero wow, we have a slow start dito TDZ in these two teams, and talagang they're actually respecting and they're not actually diving into one another. Pati nakikita rin dito yung Onyx PH. Oops, Unravel, nakatakas with the flicker out. Chu with the ultimate. Pero Dilar, sobrang kunit pa rin talaga dito ng Paquito. Yes. At mukhang naiwan dito si Kyrie, hitting those strikes. And half HP dito si Kyrie, mga kaibigan. Si Jay, naghihintay pa rin ang kanyang level 4, but the damage still not enough. Work Oster Force will survive the first engagement against Onyx PH. Actually, that was very unfortunate for the side dito ng Work. Hindi tumama yung huli na Rhapsody dito ni Chu. Pero it's actually give them the opening para kunin yung first turtle dahil ang yung poke damage na nagawa nila doon, hindi makakontest ngayon ng Onyx PH. Pero napagandang trade din yun para sa Work Oster Force. Sila nakakuha ng turtle dito in exchange for the life of RTZ. At sabi mo nga kanina, I completely agree with Rob na talagang mahihirapan pumusisyon dito si RTZ. At kaya nag-petrify dito si RTZ. At well, tingin ko rin kasi talaga ang hirap patamain. Kailangan pa nila ng isa pang stun bukod kay Trimartizi na currently nasa top lane at kinokontrol dito ni Dilar. Totoo. Alam, ito kasi yan eh, TDZ. Mahihirapan, I mean, Work Oster Force dito, they do have the Granger dito, and we all know that yung ganitong klase ng lineup na meron yung Work, they have to work on their early game. Kasi it's like a ticking time bomb eh, para sa Onyx PH eh, na as the longer the game drags, parang mas lalo silang nagiging confident, and they have to do it yung ginawa ni RTZ ng paulit-ulit na ganon, yung mga pick-off na ganon, they have to do it very consistently going into the mid-game and get the early lead. At sakong-sakto rin talaga ang pag-pick-off dito ni RTZ, getting that anti-worship at makakuha rin siya ng Clock of Destiny sa bottom lane naman. Iyaknu trying to run away, kasi umabot pa si Unravel with the movement speed and also with the death. Oh, and lahat ng ultimate dito tumama with the flicker as well. Kosei will be the one who's gonna go down here sa side ng Onyx PH. Tol, ibang klase talaga yung rotation dito na kontrolado nila, and also taking advantage sa mobility na binibigay ng Rafaela. Kumbaga sabi ni Chu dito, happy birthday, di ba? Binigay niya yung tatlong bala niya. Yun, technically ngayon, tumama yun lahat. And look at the rotation dito ng Work Oster Forces. Actually, really working for them. They have a slight lead dito in terms of gold. And sabi ko nga, kailangan lang nilang ulit-ulitin to. As for Onyx PH, they just have to hold their ground. Oh, diba? Rinse and repeat. Kumbaga, not to give a lot of kills dito early game dito sa Work Oster Force, kasi mas mahihirapan sila ditong in-neutralize going into the late game. Pero Onyx PH with Iyaknu getting his Clock of Destiny, medyo kahit papano maaga na rin siya, and Jay giving the vision para sa side ng Onyx PH. Still, masasabi ko dito, still on a 50-50 ground tayo dito, pero hard, medyo mahirap yata ang i-contest dito ang Work Oster Force on this turtle. Ang mga si Dilar dito, with the knock-up as well, saktong-saktong ultimate dito ni RTZ, makakahuli ng dalawa matutumba rin sa side ng Onyx PH, pero si Chu mukhang umahabol pa, Kosei will take down Hate with a nice Jeet Kune Do with the Way of the Dragon na isolate kaagad nila, double kill para kay Chu, at ang Work kaya at ang isa pa makakakuha ng isa pang objective dito, turtle will go down. At RTZ, man, ang ganda ng setup dito and also positioning para kay RTZ. Also with the Petrify, isa yun sa mga key kung bakit nakakuha ng apat ang Work Oster Force. Yeah, that's napaka-unfortunate doon para sa side ng Onyx PH. They could just have simply give it up. Diba? Parang nakaposisyon na well doon yung Work Oster Force, and look at here on the replay dito. Papansinin mo dito, yes, nandun si Dilar. They could have a perfect knockback doon sa may Paquito na yun, pero hindi niya na nahuli doon, and Chu actually has a great place kung paano niya gamitin yung Rhapsody niya doon, nabura agad yung dalawang miyembro dito ng Onyx PH. And this instant replay is brought to you by Oppo A94. Experience gaming at full speed with Oppo A94. Get yours now for only 13,999. At grabe talagang galaw dito ng Work Oster Force. Nakita natin talaga na mahusay sa early game, at talagang once na pag-snowball ang Work Oster Force, kaya nilang dire-dire train tulad na ganito. Okay, Way of the Dragon with the Rhapsody, mukhang mabubuhay pa dito sa Iyaknu, and again with another kill for Work, at dalawa matutumba dito, 2-for-1 exchange. Work Oster Force, kontroladong kontrolado nilang early game, at mahihirapan ang Onyx dito since handa sila makipag-trade sa top lane against sa middle lane turrets ng Work. Yes, pero
eto na yung tempo eh. Nandito na yung pacing nasa Work All-Star Force na eh. Onyx PH, they need to find a way paano pahintuin to. Kasi Chu here, literally, his snowball. Nag-snowball na siya dito. Look at the damage from the Rhapsody. Doon pa lang sa may turtle fight. Ang bilis niyang mabura. Jay here with this Natalia. Tamaan lang siya ng dalawang Rhapsody. Hindi niya na kaya kagad pumasok doon sa may backlanes dito ng Onyx PH. But Onyx PH, they could somehow still work this on as long as they don't give the mid lane turret. Ito na lang ang nag-hold sa kanila para hindi sila totally mapasok dito ng Work Oster Force. Kasi the last thing na gusto mo mangyari eh, hindi ka na rin makakuha ng orange or ng purple buff mo for your jungler. Nako, at mahirap naman yun kasi isa sa mga junglers dito na sa side ng Onyx PH is YSS Way of the Dragon. Mukhang mauhuli dito Jay trying to run away at mukhang makakatakas pa rin with the help of Iaknu. At napaka-confident talaga ng Onyx PH dito na kumakad sila sa loob ng Tier 1 at Tier 2 turrets. Pero that's still bad news, TDC. Kasi that was 3 Martc. That was the show. You supposedly get to have the kill from that position. Kaso the mere fact na hindi nila nakuha doon si 3 Martc, that's already a time na naubos para sa kanila. Na nasayang. Kasi umiikot dito, tuloy-tuloy ang nagiging farm dito ni Chu. And look at this bottom lane. I think mahihirapan na ngayon dito ang Onyx PH na sabayan even with the sustainability. Yung side lane ngayon dito ng Work All-Star Force, nakakatakot na. Saktong-sakto din ni SS dito ni RTZ. Mukhang dalawang tutumba dito. Onyx trying to get another pick-off pero makuhuli dito ng Rhapsody ni Chu. Triple kill para kay Chu. Also with the recall at Work, ramdam na nila na sila ang lumalamang dito when it comes to net worth at also sa momentum ng laro. Ito yung ano eh. Ito yung first pick Rafaela eh. Onyx PH already know na ganito ang gagawin ng Work All-Star Force. The only question is, kaya ba nilang pahintuin? And right now, TBZ, I'm not finding a way for Onyx PH to come back into this game. Given dito that they have like a burst damage coming from the Lunox, they have the Paquito that could have potentially won the early stages of the game. Pero hindi nangyari yun sa side ng Onyx. Nako, pati ang laki talaga ng impact dito ng Rough Waves plus the Breath of the Ocean combo na ni RTZ for Work. At yun yung naging factor eh. Hindi agad nakakapag-order of Brilliance dito si Kyrie. Once na nahuli ka, kahit si Dilar, hindi pa gaano marami yung stacks ng kanyang Festival of Blood. Hindi niya pa kayang isustain. And when it comes to items, RTZ, meron siyang Clock of Destiny. At unti-unti na siyang makakabuo ng kanyang Lightning Truncheon. And speaking of, kakuha niya lang ng Lightning Truncheon. At we're expecting a lot of magical damage here for Work and also with the physical damage burst sa Rhapsody and also that Sonata dito ni Chu. Ito kasi magiging mahirap dyan, TDC, specifically with the jungler dito ng Onyx PH. Hindi ganon ka-confident si Hate na pumasok with the Traceless. Kasi technically wala silang tank. They have this Natalia. So this site of or the draft dito ng Onyx PH could have potentially hold kung nakakuha sila ng mga early kills. Wherein, pwedeng pumasok na lang basta-basta si Hade with a Traceless. Pero, look at him, hindi niya na ma-maximize dito yung kanyang passive dahil hindi sila ganon ka-confident to go against Work All-Star Force. Now, the Lord is already being taken down by Work All-Star Force. The question is, mukhang ang Onyx yata walang planong mag-contest. Hindi yata nila kaya contest talaga to. Since half HP na ang Lord na kaibigan, at Work talagang they're working around their advantage at unti-unti nila nauubos lahat ng turret. Well, actually, tubos na lahat ng outer turret dito ng Onyx. So parang pwede nilang i-choke Kuya Rob, yung Onyx dito sa loob ng base nila. At hindi maagad makapag-farm. Totoo. Wow, pwedeng gawin dito ng Work Oster Force is just go with the Lord or probably get a single base turret either sa baba or sa taas. Then kung hindi nila maubos dito yung mga base turret dito ng Onyx PH, it just could simply freeze the lane. So ngayon, Onyx PH, they're on the verge of losing this game, pero they could potentially have a comeback dito, TDC. Pwede natin isipin dito, Jay could potentially get a pick-off onto the back lanes dito, pero si Unravel kasi, kumbaga, hindi nakakakuha ng maganda na position dito si Jay just by having this Rafaela, just by using his skill, nakikita agad siya na uunahan dito yung Natalia. Tinaka-cancel ka agad yung kanyang invisibility. Removing that additional additional damage at mukhang dumediretso na ang Work All-Star Force. Gusto nang tapusin dito Onyx. Iaknu na sa likod pero na Way of the Dragon siya, mukhang madidelete ka agad. 3 Martc will take the kill here. Work All-Star Force still inisa-isa nilang Onyx. Kyrie with the Chaos Assault pero hindi yata enough yun. Naku, inisa-isa nga talaga. RTC will get another one. Work, hindi pa sila, gusto pa nilang tapusin lahat, mga tanggalin lahat ng mga turrets dito. But Chu again with the Rhapsody, merong isang siege cannon dito at Work All-Star Force will take game 1
against Onyx PH. Kuya Rob, ano nangyari doon? Nakita natin, sobrang bilis talaga ng ginawa ng work. Sobrang bilis talaga doon. They have the initiation coming from Iyakno going into the back lanes dito. The only problem is, wala doon yung minions. Kasi you could be able to sustain probably kung nandun.